Patuloy ang paglobo ng kaso ng COVID-19 sa China, dahilan para magpatupad ang gobyerno nito ng zero COVID policy sa lahat ng lugar sa mainland, kahit pa isa lamang ang naitatalang kaso doon. Umaalma na rin ang ilang residente dahil sa mahigpit na pagpapatupad ng COVID-19 protocols. Para sa detalye, nasa frontline ng balita niyan si Sherry Bailey. This oras na ng gabi pero walang patid pa rin ang kilos protesta sa Hong Kong. Napakikiisa sa pagdurusa ngayon ng maraming Chinese dahil sa mahigpit na COVID-19 policy roon. Bit-bit na mga rallyista ang blankong papel at mga bulaklak na alay para sa kanilang mga kababayan sa mainland. Ang galit ng mga Chinese umabot na rin sa ibang bansa. Sa London, United Kingdom, nagtipon-tipon ng mga rallyista sa labas ng Chinese Embassy. Kasama nila ang mga nakikisimpatya. May mga Chinese national din na nagkilos protesta sa lungsod ng Tokyo sa Japan. Hanggang ngayon kasi, hindi pa rin daw makatao ang COVID-19 protocols na ipinapatupad sa China. Sa ilalim kasi ng zero COVID policy, agad silang nagpapatupad ng lockdown sa mga lugar kahit pa isang kaso lang ng COVID ang naitala. Tuloy, maraming negosyo na ang nalugi at ang mga empleyado hindi na pinapasahod dahil hindi na nakakapasok sa trabaho. Sa Los Angeles naman sa Amerika, nag-aantay lang makaliko sa intersection ang motorsiklong yan nang masapul sa video ang isang disgrasya. Isang humaharurot na SUV ang pilit tumawid kahit naka-red ang signal. Kaya't nasapul ang tumatawid na pickup truck. Sa lakas ng pagkakabangga, lumipad sa area ang truck at nasapul pa ang kawawang rider. Sa kabila ng sinapit, swerteng nakaligtas ang rider at driver ng truck. Pero ang tsuper ng nakabanggang SUV, dead on arrival sa ospital. Napag-alaman na ninakaw pala ng lalaki at papatakas na sana, kaya't nakadisgrasya. Naging kulay pula naman ang kalangitan matapos pumutok ang pinakamalaking aktibong bulkan sa mundo, sa Hawaii, ang Mauna Loa. Umapaw na ang lava mula sa bunganga ng bulkan. Mabuti na lang at hindi ito umagos patungo sa mga residential area. Gayunman, naglabas pa rin ng warning ang U.S. Geological Service dahil posible pa rin maging bayolente ang pagputok ng bulkan. Huling sumabog ang Mauna Loa noong March at April 1984. Nagbabalita mula sa Frontline, Cherry Baile, News 5.